Hello! Okay, 1, 2, 3. Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, eto, meron tayong mga string of pillows sa ating harapan. Ayan, nalalago guys! Malalago siya! Grabe, dahil mahahaba na sila, magpo-propagate tayo ngayon. So samahan niyo kami mag-propagate! Ito guys, yung mga string of pillows na nandito. Ayan, grabe. Ang lalago niya. Kaya yun, ipapropagate natin sila ngayon para mas dumami. Meron pa dito sa side na to. Ayan. Diba? Ang lago niya. Tapos this side din, meron pa. Hi, mother! Ayan ba yung isang string of pillows. So yan, magpo-propagate tayo ngayon. Itong mga string of pillows na to guys, isa to sa mga halaman na madaling alagaan. At ang maganda dito, mabilis lang din makapagparami ito. So ngayon, kukuha tayo ng mga ipopropagate. Sobrang hahaba na niya. Magka-cut lang tayo ha. So guys, ganito siya. Ayan, ito ay string of pillows, yung iba tawag pillow plant. So yon, kasi hindi naman siya mukhang unan, pero hindi ko na alam. So yon, ito. Puputol lang tayo, guys. Ayan, putol tayo dito. Ayan. Ito pa. Itong haba nito, yun, naputol na ko siya. Ito guys, the more na mas pinuputol din siya, the more na mas gumaganda pa siya actually. So yan, siguro okay na yun, pero hindi na masyadong mabawasan. Okay, so dito naman, ito muna. Ayan. Cut lang natin, cut tayo. Guys, yung mga na-cut natin, trimming nga yung ginawa natin, trimming. Tapos magpo-propagate tayo ngayon. Ayan. Meron kami dito mga paso. Ayan. Binitasan namin to kanina ni Fanny. Ayan. Don't forget na dapat yung pot na gagamitin mo ay may butas. Okay? Ito, nabili namin. Ito na walang butas. Kami na lang nagbutas gamit yung pako. Ininit namin sa kandila tapos yun, tsaka namin tinusok. So yan, may mga butas na siya. Okay? So yun! So ngayon, ang gagamitin nating soil, importante na dapat ay fast draining soil yung gagamitin nyo. So ang soil natin, yan, ito na guys yung ating soil. Nakapag-mix na ako. Ito guys, ang mixture nito ay may vermicast, cocopeat, carbonized rice hull, pumice, at syempre, nilagyan ko rin siya ng ano, ng loam soil, hinaluan ko rin siya. So, minix-mix ko lang. Importante guys, na fast draining soil siya. So, yun. Ilalagay na natin sa mga pot natin. Nalagyan na natin yung mga pot na gagamitin natin. Ayan siya. Lapit ko na lang yung camera para mas makita nyo. Okay, so yan. Balikan to lang siya guys. So itong mga cuttings na ginawa natin, itong mga cuttings na kinuha natin, so yan. Kapag yung ganito yung kinat nyo, tanggalin nyo lang yung
yung nasa malapit niya. Kasi yun yung ibabaon niya sa soil. Tusok-tusok lang to, guys. Ganyan lang. Tusok mo lang siya. Ganyan lang. Itutusok niyo lang. Ayan, guys. So, pagkatapos nyo siya itusok sa soil, ang ginagawa namin, lalagyan pa siya ng soil sa ibabaw. Ganun. Lagyan mo ng soil sa ibabaw para lang mas ano siya. Yung mga bata sa mga. Ayan, ganyan lang, guys. Tapos, sa ipapang so yon. Then after that, yung iba, guys, yung sunod dito na step, hindi siya binabasa. Okay, yung iba. Pero kami kasi, ganun ginagawa namin. Basain mo lang siya ng konti. Yan. Mist lang. Ganyan. Yung iba hindi binabasa, pero kami kasi, binabasa namin siya. Pero hindi yung lunod na lunod, guys, ha? Ganyan lang. Okay. Ito din, ganun din. And then, ang next na dilig mo na is after a week na. So, yun. Ganyan lang. Kasi, kakapit na yan siya sa soil, tapos, magro-roots na rin. Pero hindi yun talagang basang-basa talaga. Pag kasi masyado siyang basang-basa, ang tendency niya, nalulunod siya. So, ang nangyayari, nagmamashi yung mga leaves niya. So, ganyan lang siya. Okay? So, yun. Ganun lang siya kasimple, guys. Ganun lang. Ayan, meron tayo na propagate dito na 4 pots ng pilos. So, yun. So, don't worry, guys. I-update ko kayo about dito sa ating tinanim na to. And about pala sa sun exposure, for 1 week, wag muna siyang ilalagay sa direct sunlight. Para at least maka-adjust din muna siya sa soil, okay? Sa bright shaded area mo lang muna siya ilagay. Okay? So, ganun lang. Hanggang sa maka-adjust siya ng soil. And then, unti-unti, pwede mo na siyang i-introduce sa morning sun. Siguro yung 7 to 9 a.m. Yan, maganda yung morning sun na yan. Huwag lang yung talagang tirig na tirig yung araw, okay? Kasi baka maano lang siya, sobrang madry lang siya, okay? And guys, papakita ko rin sa inyo ngayon yung pillow plant na naka-direct sunlight, yung full sun at yung hindi naman full sun. Tingnan nyo yung difference, okay? Wait lang, guys. Ayan, so ngayon, guys, meron tayong dalawang pillow plant dito. Ito yung naka-full sun, ito yung hindi full sun. So, tingnan nyo yung difference niya.
And dito muna tayo sa hindi nakapulsan. So, ano siya? Parang green, yellow, green. Pagka yellow, yellow na green. Ano daw? So, yon. Kaya yung kulay niya, di ba? So, parang, kumbaga parang fresh na fresh siya. Eto naman, guys, yung naka-full fan. Tingnan nyo, parang siyang variegated. Tingnan nyo nangyari sa lip niya. Yan o, kita nyo guys, lapit ko pa para makakita. Yan, ganyan yung mangyayari kapag naman naka-full sun siya. Ayan nga pala yung mga flowers niya, ayan. Ganyan yung mangyayari kapag naka-full sun naman siya. Diba? Parang may pattern dun sa leaves niya. Ang ganda. Okay, so yun, ganun siya. So, ipa-full sun mo siya syempre kapag stable na yung plant. Kapag kakapropagate mo lang, wag muna. Hayaan nyo muna siya na mas lumago, then slowly nyo lang siya i-introduce sa sunlight. So yun, pwedeng morning sun muna, and then after a week, unti-unti i-introduce mo na rin siya sa afternoon sunlight. Pati yung sa hanggang sa tanghali na hanggang sa mapulsan mo na sila. So yun, nasa sa'yo kung anong gusto mo, pero ang cute kasi nito, oh. Diba? Ito yung hindi nakapulsan. Hindi ko pa. Yan. Yan, so ganyan siya. Diba? Ang ganda. So yun, eto guys, kung beginner ka, pwedeng-pwede to sa'yo, yung pillow plant. Kasi ano siya, hindi siya maselan. Mas maganda everyday mo siya diligan. Kasi kapag everyday mo siya diniligan, matataba yung ano niya, yung leaves niya. Meron kasi yung pillow plant na wala kasi kami. Kasi ano yung everyday dilig dito eh. Pero kapag hindi kasi siya everyday dilig, basta payat yung ano niya, mas payat yung mga dahon niya. Ganun siya. So yun lang guys, I hope na natuwa naman kayo sa ating vlog ngayon. So yun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, don't forget to click the subscribe button. At i-hit mo na rin ang notification bell para sa susunod na ating vlog. Yun lang guys, thank you guys for watching. Bye!